mag-decide na ako na mag-iwo ka na kami nakapambahay at isa dyan nakapambeach. Pagkakain. Pagkakain, doon pa lang kami. Maligigo. Later na lang. Nanaginip siya kung nasa beach kaya. Nagpapaliwanag po siya. Nanaginip siya nasa beach kaya. Okay, dyan. Dyan. Okay, justified na. Huwag na siya mag-iwo. Kain na nga tayo. Baka naman hindi naman yung cup eh. Mabilis naman may kasi nga ang lamig-lamig dito. Yan yung cake na in-order namin kagabi sa Viscos. Tinanggalan namin ng langgam. Nilanggam siya dun sa room. May mga langgam dun sa room. And sana okay pa siyang gampag dating sa Manila kasi para meron na akong handa sa birthday ko bukas. Di na ako bibili sa ibang cake shop dun. At least meron kakaibang cake. Hindi naman yung laging cake na lang na binibili namin. Ito yung bestseller ng Viscos, yung strawberry long cake. May short cake. And dahil birthday ko po bukas, ito po nakareceive ako ng aking first present for my birthday. Buti na lang hindi nilagay ni Mama Jen kung ilang taon na ako. Bet na bet ko tong passport holder. Siyempre, may ganun camera dahil nagfe-feeling ako na photographer at yung aking pangalan. Galing yan kay Mama Gwen. Kasama diet-friendly na cupcake. How sweet. Yan po yung inaatupag niya for today. Umaaura po. Birthday party. Saan po ba? Ano ba yan? Ang kanyang OOTD for today? Hindi pa final kung anong sapatos ang gagamitin. Pero yan na po yun. Basta yung skirt po. Susot. Eh, nahiya po siya. Pumasok po siya sa loob. Pinagsaran po tayo ng pinto. Meron pa kami ilang oras. Tapos mag-goodbye na kami dito sa room na to. Bukod sa location, tapos masarap din naman yung breakfast. Pero siguro kung halimbawa one week ka dito sa yun ang breakfast mo, medyo magsasawa. Mga staff nila accommodating, isa yun sa maaalala ko bukod dun sa food, bukod dun sa location, saka bukod dun sa room na malinis, tapos pag bumaba ka, mabango yung mga areas nila. Pero kung may mga kasama kayong senior, baka mahirapan kasi wala silang elevator dito, stairs lang talaga. Eh, tingin ko hanggang 5th floor ata sila eh. Buti kami nandito lang sa 3rd. Pero kahit 3rd lang to, hingal pa rin. Tagtag yung kinain. Papunta na kami sa church. Sana makaabog pa kami ng 9 o'clock na mass. And yung isa dyan, bakit nagpo-posing.
tayo mga kahit mga 10 minutes kasi nakasimba lang ng 15 minutes. Yung na-attend na naming mass, hindi pala siya Tagalog or English kaya hindi namin maintindihan. Ilocano pa English pero in-attend na rin namin kasi medyo gahol na kami rin sa time and 5 hours na lang paalis na kami or 4 to 5 hours. And sa Good Shepherd, madami. Kanya yung isa dyan. Shopping-shopping pa rin yung isa dyan. Shopping-shopping. We're on our way sa Stoposa. Prepare na kami kasi ang biyahe namin papuntang Manila, 3 p.m. Mas pinayagan naman kami, nalaw naman kami ng late check-out. Kaso pagpasok namin, wala na kaming access. Nakalimutan lang sila. Mga previous vlog ko, hindi ako nakapagpaalam ng maayos. So ngayon, i-end natin ng end ko yung vlog ko. Magpre-prepare na lang naman kami tapos pabalik na ng Manila. Sana na-enjoy niyo yung video and please subscribe to my channel. Ito na yung mga dadalhin ko pa uwi. Tatlong mabibigat, isang backpack, dalawang eco bag. Meron pa akong bulaklak doon. Tapos yun yung gamit ni Mama Jean. Tapos bag ko at yung cake. Nagtataka ako bakit yung bus na papuntang Baguio na sinakyan namin hindi ganito. Mas maganda to kasi meron siyang ganyan. Pwede kang manood ng movie. Yung music, may games. Yung internet na lang, pagka tinatry ko, internet not available. Ewan ko lang mamaya kung magiging available yun. Internet. Pwede mo siyang ibaba ng ganyan. Dito malalagay yung tubig. Space quilt. Peanut butter naman sila ngayon.
Nung papunta dito, tsaka rin kasi. Pati yung mga seats niya, nasa maganda.